Guys, paalis na kami at pagbuhat ni Bri, pagangat nila dito sa sasakyan, natanggal. Hindi, wag na natin tanggalin. Nasira yung aking maleta. Actually, maleta pala ni ate. Yung lagi namin ginagamit na maleta. Ayan, bumigay na siya. Hindi, wag mo na tanggalin ngayon na lang. Eh, baka sumabit. Hindi ba, ano? Hindi. Hindi siya katanggal-tanggal. Hindi, hindi natatanggal. Mahirap? Mahirap. Oh, sige, sige. Talaga sa lost ride na lang talaga. Mm-mm. Sige, sige. Bye! Bye, Marky! Bye! Dito na kami, guys, na IA Terminal 3 at papasok na tayo. Ito yung mga dala naming gamit at yung sira naming maleta. Nakapila na kami, guys. Dito kami sa Ana. First time kong sasakay ng Ana. Tapos nagtanong ako kay Kuya, dito na daw kami pwedeng pumila sa baggage drop dahil nakapag-online check-in na kami. Yeah. May business class yung Ana at ano yung isa? Diamond. Nakapagbayad na rin kami ng travel tax, 1,620 per person, dalawa kami ni ate, 3,240. Binigyan kami ni kuya nito, ilalagay sa baggage, tapos pinapa-fill outan niya to. Yung sa address na nung ko kung sa Pilipinas ba o yung tutuluyan namin sa Japan, sabi niya kahit na ano naman daw, para lang daw itong, para lang siya ma-identify na pasahero kami ng ANA or ng ANA. Eto na guys, kinabit na namin siya. Kapasok na kami at punta muna kami ditong Starbucks. Wait lang ha, order lang kami. Tapos kwentuhan ko kayo mamaya ng mga requirements tsaka yung mga tinanong sa amin kanina sa immigration. Order namin. Dalawang kape, tag-isa kami ng ate ko. Tsaka ito, share lang kami sa Spam Classic na sandwich. Merong Spam, cheese, at egg. Let's eat! Ah, malapon? Hindi ba dinamihan ang soya? Guys, papuntang Japan, ang requirements para sa ating mga Pinoy. Una, yung valid na visa. Kung paano mag-apply ng visa, kung saan kami nag-apply, at kung magkano, nasa ano po, nasa video sa unahan nito. Passport, syempre, yung passport mo dapat hindi siya may expire within the next 6 months. Tapos, e-travel. Yung e-travel, magagawa mo siya 72 hours bago ka umalis o kaya bago ka dumating dito sa Pilipinas. Palabas, tsaka pabalik ng Pilipinas, kailangan po ng e-travel. At pang-apat, yung ticket mo. Dala namin yung round-trip ticket namin. Sa Japan naman, ang hinanda namin, yung Japan QR code, yung link kung saan kami nag-fill out nun, ilalagay ko na lang sa description box. Sa IO guys, medyo maraming tao, pero saglit lang naman. Ang tinanong lang sa akin, ano, final destination, kung kailan ako babalik, tsaka pangatlo, kung government employee daw ba ako. Hindi naman, kasi diba, may sarili kaming business. Kay ate, ganun din. Final destination, kung kailan ka babalik, tapos yung pangatlo niya, saan siya nag-work. Tapos sabi niya, meron din siyang sarili niyang business, tapos hiningan din siya ng PRCID. Mabait naman yung mga IO. Alam nyo guys, ito yung alis namin na medyo may kabako. Kasi diba, pag umaalis kami ni Bri, lagi kaming kumpleto. Kumpleto sa mga bookings, sa hotel bookings, sa ibang activities, ganyan. Ngayon kasi sa Japan, makikituloy kami sa tita namin. Kaya alam mo yun, sabi ko, naku, kapag hinanapan kami ng hotel booking, baka mamaya kung ano-ano pa yung itanong kapag sinabi namin na tutuloy kami sa tita ko, ganyan. Pero sobrang prepared naman kami. Yung mga ID niya, yung proof ng residency ng tita ko doon, nasa amin naman lahat. Pero syempre, diba, iba pa rin yung kaba. Pero walang tinanong na kahit isa tungkol doon. Guys, eto din yung alis namin na sobrang mahal ng airfare kasi 'di ba pagkakuha namin nung ano nung visa namin kinagabihan nagbook na agad kami ng ate ko ng ticket. Una tinry namin Cebu Pacific kasi syempre sanay na ako doon tsaka alam ko doon yung mura. Ang mahal din siguro dahil nga malapit na, masyado nang malapit yung alis namin. Kinumpare namin Cebu Pacific PAL, tsaka itong ANA, itong ANA, pinakamura pa rin naman yung Cebu Pacific, pero konting-konti lang yung difference niya, parang nasa 2,000 lang, no, te? 2,000 to 3,000, wala pa doon yung mga baggage, eh. So, sabi ko, kapag dinagdag natin yun, posible na mas maging mahal pa siya. So, dito sa ANA, sa ANA, ang airfare namin, 29,537.31 kada tao. Almost 30,000 pero kasama na doon lahat. Ang kasama na baggage, carry on 10 kilos. Tapos sa check-in dalawa.
23 kilos, total niya ay 46 kilos. May kasama din siyang pagkain, tapos may TV. May TV doon, diba? First time ko makakasakay ng eroplano na may TV, kaya naman sobrang excited na rin ako. Ang mahal niya, grabe talaga, diba? Almost 30,000. PAL, parang may TV din. Tapos yung presyo ng PAL, ganito din. Ganito din yung presyo ng PAL, tapos wala siyang food, magdadagdag pa kami. Pwede na rin kasi hindi naman kami gagastos sa hotel. Wala kami babayaran sa tutuluyan namin dahil syempre libre nga yun dahil dun kami tutuloy sa tita ko. At isa pa na first time ko na hindi maghanda ng mga itinerary, hindi mag-ayos ng mga booking. Kasi yung Japan trip namin ngayon, very chill lang siya. Wala kaming Disneyland, hindi kami pupunta sa mga ganon. Tapos yung itinerary, meron kaming sample, di ba? Nagpasa kami nag-apply kami ng visa. Pero ano naman yun, hindi naman na kailangan sundin ngayon. Parang ano lang, reference lang kung ano yung balak nyo if ever nga makapasa kayo ng visa, ganyan. Pero wala talaga yung kunwari ganitong araw, pupunta kami dito, ganitong araw, ganyan. Kasi nga, nandun si tita. Kumbaga chill lang kami, kung saan kami kayagi ng tita ko, doon kami. Ang ginawa namin ng ate ko, nag-alista lang kami ng mga lugar na gusto namin puntahan, mga bagay na gusto namin bilhin, pagkain na gusto namin kainin, ganun lang. Pero yun nga, hindi tayo magdi-Disneyland sa vlog na to. Kasi si ate ko, nakailang punta na siya kila tita sa ano nga, sa Japan. Tokyo pala kami. Ay nga pala guys, yung bababaan namin na airport, Haneda. Diba, Mus? Haneda. Kasi sa Cebu Pacific, ang bababaan, Narita. Yung Haneda, mas malapit sa tita ko. Kaya rin mas convenient yun na ito yung nabook namin na flight. Malapit, parang 20 minutes lang ata. Tapos yung Narita, nasa 2 hours daw, no? Nasa 2 hours away. Ayun nga, yung sa Tokyo Disneyland, tsaka Tokyo Disney Sea, ate ko kasi nakapunta na siya doon. So, napag-usapan naman namin yun na, ngayong alas namin, hindi na kami pupunta. Total, hindi ko rin naman kasama si Bri, pati si Kavi. Punta na lang kami doon kapag balik, pagkasama na yung mag-ama ko. At kapag bumalik, ang gusto ko sana sa ano kami, sa Kyoto. Ay, Osaka! Oo, Osaka pala. Gusto namin doon sa Osaka. Papunta na kami guys sa boarding gates namin. May tayo sa gate 115. Boarding na kami. Nakita ko yung plane kanina doon. Ang laki niya. Nakaupo na kami guys. At ito na yung TV. Touch to start. English. Excited yarn. Saka yung headset. Oo nga pala. Nawala. May announcement ata. Tapos, ito merong pwede kang mag-charge. Channel, volume. Ano to? Ito siguro yung kainan. Kainan. Ito yung table natin. At meron tayo ditong headset guys. Ito. Ate na ba to ate? Iiwan to dito. Headset. Guys, grabe. Ngayon lang ako nakasakay sa airplane na mayroong business class. Nung pagpasok, yung nadaanan namin yung mga business class na upuan. Grabe. Ang ganda. Tapos afternoon, meron pang isa. Hindi siya yung economy, pero yung upuan, magaganda rin. Hindi katulad ng ganito. Mas malaki, mas komportable. Tapos dito kami sa pinakadulo. Yung upuan niya, parang sa mga Cebu Pacific, pero mas maluwag yung legroom. Maluwag siya. Ay, natatanggal. Ay, antaray, remote natatanggal. Next. Pag tinatamad ka, nakarecognize. Ang galing. Ayan na, ayaw nang bumalik. Pupush mo lang. Moment. Guys, nag-aalok sila kanina kung sino may gusto ng pillow. Kumuha ko ng isa. Diba? May paunan pa tayo.
Nandito na kami guys at pababa na. Ang pagkakarinig ko kanina, sasakay kami ng bus. Tignan na lang natin pagbaba doon. Ito guys, yung nasa bungad, yung business class, yung mga chinelas, kumot at saka unan, meron din naman kami. Oh my god, ate, ang lamig. Ang lamig guys, hindi ko narinig kung ilang degrees ba. 16 daw. At yung 16, sobrang balamig. Ayan, sasakay tayo dito sa bus. Shucks! Ang lamig! Oh my god! Ang lakas ng hangin! Sakay na kami dito. Grabe guys, ang lamig. Ito. Dito na kami guys, Terminal 3. Papunta na kami ngayon ng immigration. Tapos na kami guys, immigration, security check, pati yung customs. Grabe, ginabahan kami kanina. Kwento ko sa inyo mamaya. Labas muna kami ngayon at iihi. Hahanap din kami ng wifi pala. Pag may 7-11 ako nakita, gusto ko na agad pumasok. Eto ate, pakat wifi. Ay, hindi. Magpapalit pa tayo. Oo, magpapalit pa rin tayo. Irerent mo siya, diba? Tapos ibabalik mo siya dyan. Bago ka umano. Kung may internet dito, huwag tayo mag-ano, doon na lang sa labas, baka mas mura. Oo. Guys, grabe yung CR nila. First time po mag-CR ng ganito. Kapag ka, eto, pipindutin mo siya pag maghuhugas ka ng kipay, tapos i-adjust mo na lang yung position, tapos stop. Kapag maghuhugas ka ng iyong wet packs, eto naman siya, stop. Ayan. Flush button, pero nag-automatic naman siya. Paglabas nyo guys ng arrival, eto, meron ditong ATM. Kung gusto nyong mag-withdraw, ayan. Tapos katabi nyan, currency exchange. Tignan natin kung makani yung palitan. Ang dala ko ay dollars, dala ni ate peso. Guys, USD, 1 USD equals 145.89 yen. Kapag peso ang dala nyo, 1 peso equals 2, nasa na yung peso? 2.38. Iba to, iba yung pula. Ano to, eh, selling rate nila yan. Doon tayo sa blue na ano, na mapalitan. Papalit ako guys, $100 lang. 14,589 yen sa $100. Ito na ang aking yen guys, 14,589. Hindi kailangan ng passport. Binalik sa akin yung passport ko. Ito yung tinatawag nilang isang lapad. Ayan, yung 10,000 yen. At meron ako ditong mga 1,000 yen at barya. Lagi kayong magdadala ng wallet o ng purse para sa foreign money. Si ate, hindi siya nagpapalit kasi tita ko meron pa namang ano, merong pinadala sa kanya na yen. So baka yun muna ang gamitin niya. Tapos, ang total na baon ko pala sa alis na to guys ay $900. Ayan, ito pa yung iba kong pera. $100 pa lang yung napapapalit natin. Hindi muna pala kami bibili ng SIM card guys. Antayin muna namin sila tita. Susunduin kasi nila kami dito. Kaya ayun, hindi ko mapapakita sa inyo kung paano mag-commute mula dito sa Haneda Terminal 3 papunta doon sa Tokyo. Ang lugar ng mga tita ko, ano, Meguro-ku Naka Meguro. Yun yung lugar nila sa Tokyo. Balik kami dun sa may CR guys kasi kanina nakita namin merong isang room dun, parang locker room siya, tapos merong vendo. Kaya ayun, punta tayo dun. Ay, smoking area pala to. Okay. Ayan. Parang ang sarap ng Tropicana Essentials. Ay, kaso orange siya. Ay, parang gusto ko tong puwet. Puwet, etong peach. Crafty. Masarap kaya. Ay, gusto ko to, te. The latte. Hindi kaya matapang. Ayun, no, isa yun. Ay, hot na tayo. Meron bang lokal? Black. Ayoko na itong black. Matapang. Matcha.
Naguhulog muna si sis. Ayan. Ito, to the latte. 160. Bilis na. Ang bilis naman. Hindi na nag-isip. At may sukli tayo. Ito siya. Manan natin habang nag-iintay. Lamig siya. Walang lemon tea. Sarap. Hindi ganun katapang. Hindi rin ganun katamis. Let's go! Muna tayo sa labas. Guys, hindi ko pala nabanggit sa inyo kanina, di ba? Nung pagbaba namin ng bus, diretso na yun, immigration na siya. Doon sa immigration, ang hinanap, una, ano, parang meron silang maliliit na machine doon. Ikukuhain yung ID mo, tapos fingerprint, eto. Ganon, tapos picture. After nun, index finger, magkabila. Picture, after nun, pipila ka ulit. Parang babalik ka lang sa pila, doon naman yung immigration officer na mismo yung makakausap mo. Sa immigration officer naman, ibibigay mo lang yung passport mo, tsaka yung Japan QR code. Yung link kung saan kami nakakuha ng QR code, nandito, lalagay ko na lang sa description box. Tapos ito, habang nakapila kayo sa immigration, di ba? Yung iba, wala pa sila ng QR code, ganyan. Kung hindi talaga kayo makakonect sa internet, kasi ako parang 30 minutes sa ata na nakapila kami doon, connect lang ako ng connect bago ako makapasok doon sa internet nila, doon na sa loob sa may immigration. Kunwari, hindi kayo talaga makapasok, hindi kayo makakonect, mag-fill out lang kayo nito, itong form na to. Itong form na to, binibigay din yan sa aeroplano, pwede kayo mag-fill out niyan doon sa mismong pila, pwede rin kayo mag-fill out. Ito o kaya yung QR code, isa lang doon yung ipapakita nyo. Kung may QR code na kayo, hindi na kailangan ito. Tapos, yung QR code na yun, diba, hiningi sa immigration. Sa immigration, passport, eto, picture, tapos yung QR code. After nun, lalabas na kayo, kukuhain yung baggage nyo. Tapos, lalabas na kayo ng customs. Bago kayo lumabas ng customs, meron pa ulit na isang machine eh. May mga kiosk doon. Passport, igaganon ulit yung passport. Tapos, yung QR code, igaganon nyo yung cellphone nyo para ma-read yung QR code. Oo, wala na, no? Wala nang picture. Yun lang. Passport lang, igaganon nyo doon. Tapos yung QR code, igaganon nyo rin. Itataob nyo parehas. After nun, ayun na, pwede na kayong lumabas. Tapos yung kwento doon sa ano, doon sa bagahe namin. After namin immigration, syempre, punta na kami sa mga carousel. Tapos yung bagahe namin, meron siyang ganito. Ayan, may nakalagay na, ano nga yung nakalagay doon? For security inspection. For security inspection o security check. Basta ganyan. Ayan, hindi ko na maalala. Basta ayan mismo, itong nandito, nasa video na yan. Tapos, akala namin may problema. Kasi syempre, di ba, pupunta kami sa mga tita ko. So, meron kaming mga pasalubong na pagkain. Akala namin, magkakaproblema kami doon. Yung mga pasalubong naman namin sa kanila, banana chips, sampalok, ayun nga, mga sabon, mga skincare, yun lang naman. Tapos, ang akala namin, magkakaproblema kasi, di ba, yung sampalok, yung Bangkok sampalok na malaking ganyan, na jar, akala namin, may problema dun sa, kasi may buto yun eh. So, yun yung in-expect namin na baka, paano, ipatanggal, ipatapon, or ipaiwan, ganyan. Tapos, nag-approach kami ng staff. Sabi namin, saan kami pupunta para nga doon sa nakalagay na sticker na yun. Tapos, ang sabi naman, hindi sila aware kung ano yun. No, sabi pa nga sa amin, may sinabi ba sa inyong airline, ganyan. Oo, may kumausap daw ba sa amin? Wala naman. Tapos, yung mga kasamahan namin doon sa aeroplano, yung ibang maleta nila, meron ding ganun. So, sinasabi nung staff, hindi raw nila alam, baka raw doon yun mismo ginawa yung security check na yun, doon sa airplane mismo. Oo, ng ANA, sabi niya, it's fine, you don't need to worry, parang ganun. Ang ginawa namin, tinanggal na lang namin yung pinaka sticker at ayun, tuloy-tuloy na kami, wala namang naging problema. May i-declare kayo, i-declare nyo, bawal po yung mga ano ha, any meat products, bawal siya. Napanood ko nun sa TikTok, nagdala sila ng ano, Jollibee Chicken Joy, tsaka ng Jollibee Yum Burger, kinuha po yun, bawal siya. Check si ate ng GCash niya. Tignan niyo yung lumabas. Oh, welcome to Japan. Wala tong ibang SIM card ha. Tapos naka-off din yung roaming niya. Ayan. Pwede mong gamitin yung GCash. 1 peso. Ay, hindi. 1 Japanese yen ay 0.38. Bale, isang lapat or 10,000 yen ay 3,800 pesos. Kung ito yung gagamitin mo. Kung yung GCash.
Pwede. Ate, pwede mo yung pambayad eh. Sa mga convenience store. Ayan, pwede. Oh. Subukan natin mamaya. Sige, sige. Pero alam mo, may napanood ako sa TikTok kagabi. Ano siya? Ano naman siya? GCash, meron siyang card. Tapos nag-withdraw siya sa ATM. Nabawas doon, walang lumabas na pera. Kaya nga eh. Nakauwi na siya ha. Kumbaga nag-ano ulit siya, nag-shell out ulit siya ng ano, Pinay. Nag-ano, naglabas ulit siya ng pera. So, ang nangyari, nag-ano siya kay ano, sa GCash, nag-send siya ng ticket. Hanggang ngayon daw wala pa. Tapos nang binasa ko yung mga comment doon, same experience. Kaya nga inakatakot. Yun, GCash tsaka yung GoTime. Ayan, may mga nababasa ako. Ay, Robinsons ba yun? May mga nababasa ako, napapanood ako mga videos na ganun yung ginagawa nila. Na okay nga sana yung rate, maganda nga raw yung palitan, ganyan. Yun nga lang, may iba na ang na-experience nila. Pagkapasok ng ano ng ATM, withdraw, ganyan, mababawas yung pera doon sa kanilang account. Sa card mismo, mababawas. Tapos, wala namang lalabas na pera. Yun yung mahirap doon. Kaya ako, ayoko talaga ng mga ATM. Siguro akong direct sa GCash sa phone mo. Ayan, sa phone, oo. Sakto. Pero yung magaganon ka. Yung gagawin mo siyang as ATM, yun ang nakakatakot. Maraming gumagawa niya kasi maganda raw yung ano exchange rate sa mga money, ay sa mga ATM. Kung ikukumpara natin sa mga money changer. Pero ako ayoko, parang ayokong stress. Credit card ka na lang. Credit card na lang, tap-tap ka na lang, ganun. Kesa yung ganun, syempre ang dami ko na nababasa, napapanood. Kaya laging cash. Cash ang dala. Tapos credit card, ayun, yun lang. Susundo sa amin ang aking tita, pati ang kanyang jowang hapon. Papunta na raw sila kanina eh. Guys, nandito na yung sundo namin. Hindi namin alam. Hindi siya nag-message na nandito na sila. Pero nakita ko sa Facebook, naka-live. Naka-live. Tapos eto na, nasa airport na sila. Kaya magkagulatan na lang tayo. Ayun na pala! Ayun na! Papunta na kami guys sa parking lot. Ending nga pala, hindi kami bumili ng SIM card. Namahalan ako. Ano eh, kalahating lapad. So sa pera natin, nasa ano siya, 2,000 to 2,300 ganun for 8 to 10 days. Ang mahal. So sabi ko kay tita, huwag na lang muna kami bumili. Baka sa mga convenience store sa labas, mas mura. Tapos sabi din naman niya, marami namang mga ano, may wifi na pwede kaming kumonek sa labas. Mga kainan, sa mga convenience store nga daw meron. Tapos sa bahay nila, meron naman. May internet naman sila. Kaya sabi namin ni ate, check muna namin kung kailangan ba talaga namin mag-SIM card. Hindi ko pala napakilala. Ang tita Tess ko, ang aking tita Tess, at ang kanyang boyfriend, si Tito Maru. Si Tito Maru. Ang taray dito guys, pati ice cream, naka-vendo. Oh. 17 ice. Ta, kamusta ka? Okay naman po, kabayan. Let's go. Sira na talaga ta. Maleta namin. Ito na lang oh, grabe ko. Thank you. Dahil rin pala masasakay. Naku, paano kapag uwi, anata? Apat na yung maleta natin. Oo, kandungin na lang natin. Kakain kami guys. Nagpunta kami kanina dun sa ano, Denny's. Kaya alang, hindi na pala siya 24 hours. Kaya dito kami, malapit na to kay Latita. Para siyang ramenan. Ayun yung train nila, oh. Anong station to, te? Nakameguro station. Ayun, doon. Laki ng serving, guys. Oh. Nasa 980 yen. Nasa mga ano siya, 300 something pesos. Ay.
Isang makain ng mabisag nito, no? Okay. Hindi ko na picture. Alin? Yung rami, bago natin kainin. Gutom. Tapos na kami kumain, guys. Napakalaki ng serving ng ramen na yun. Share na kami ni tita, pero may natira pa din ako. Sobrang busog na busog kami. Ang sarap! Iniisip ko kung anong kalasa ng ramen na yun. Kung ramen nagi, yung mga ramen sa atin. Wala siyang siguro kalasa. Parang ano, akaramen na medyo... Akaramen like, ng ano? Ng oo, koroda. Pero parang mas malasa siya. Parang ganun. Marami din ditong mga iba pang kainan. Tapos may mga inuman. May vendo dito. Ayun yung gusto ni Bench, ate. 140. Kaya na. Ayan na, tinatawag na kami ni tita. Uwi, ano. Nandito na kami, guys. Saktong-sakto naman, pakaka-uwi pa lang ni, ano, kaka-uwi pa lang ni Ninang Pang. Ninang Pang kasamahan ni tita yan. Kaya. Wow. Ito na yung apartment nila. Oo nga, hingal na hingal ka. Ah, may elevator. Akala ko bubuhatin natin. Ganito yung mga napapanood natin sa ano yung Japanese movie. Puno yan na. May tao dyan. Magbawal pa na maingay. May tao, sorry. Welcome to Japan. Grabe after. May heater. Napakalamig eh. Guys, lumabas ulit kami at ang lamig-lamig. Pupunta kami ngayon ng 7-Eleven. 7-Eleven ba ng Family Mart? Family Mart. Oh, ayan, yan, Family Mart. Dito na kami sa Family Mart. Pagdating dun sa dulo ng kanto, guys, kumanan lang kami. At ito na. Gui, grabe naman yung onion na to. Sobrang laki. Ang laki. Pwede mo hawakan din. Laki. Laki. Diba? Sobrang laki, oh. Sinlaki na ng mukha ni Kavi yan. Ano? May strawberries na, guys. Ay, hindi ko nakita. Oo, meron. Saan presyo niya na ito? Ito. 7-7. 7-11. 7-7-7? Para ang mura. Ito, 4.90. Ang mura sa peso. No? Oh, sige, para panahon. Sarap. Meron daw pala sa ref nila. Hindi ko napansin. Hindi binanggit ni tita eh. Hindi, may sinabi siya. Meron, kain kayo. Sarap. Huwag na tayong bumili dahil meron sila sa ref. Makikain na lang tayo doon. Coffee. Bang. Oh, may kape na kape. Bibili lang kami ng ano, iinumin namin ngayon. Mochi. Grabe yung lamig. Mag-ice cream ba tayo? Ang lamig eh. Kape, milk tea. Ito yung Dotor. Ano nga tayo, Dotor? Yung coffee shop. 2.19. Itlog, soft-boiled, smoked egg. 2.12. Ito nakita ko. May nag-post nito at sobrang takam na takam ako. Magkano siya? Nang magkano to ng... Saan ba ang presyo niya? Ay, ayun! Ah, ito. E di 3.98. O 3.69. 3.98. 3.98, okay. Plus tax na yun. Ah, okay. Ito rin parang ang sarap po. Ang sarap naman ang mga pagkain dito. Alam mo yung ang sarap sa paningin. Mga onigiri, favorite ni Daddy Bri. Ay, spam. 178. Nato. Ito yung nato na sikat sa TikTok. Pero ito, meron siyang ano... Nakapalaman siya sa kanin at seaweed. Ito guys, so maiinit siya. Maasim, okay lang. Hot, kaya pala hot. Pero yung init yun naman, hindi yung tipong mapapasok ka. Hindi. Warm, ganun. Para bang ano, para kang
ano tawag doon? Yung parang mga mag-hot compress ka, ganun. Ganun siya. Ako, eto. Tropicana Peach Blend. 153 siya. Gusto ko to guys, so peach o kaya eto. Pero parang mas masarap to. 151. UCC. Ito yung uuwi ni tita. 116. Meron ding Starbucks. Milo. At ibang brand. Ito yung ano nyo, mainit na tea. Ito guys, meron yung strawberry. Hindi ko kasi ito binuksan eh. Hindi ko ito binuksan kanina. At dalawang klase pa ha. Maliit at malaki. Ito guys, yung bahay ni tita dito. Maliit lang yung mga apartment sa Japan. Lalo dito sa, ano, sa lugar nila, sa Nakameguro ba? Nakameguro. Ano na to? 10 lapad. Yung ano nila, yung rent nila. Nakalatag na eh. Dito kami matutulog. Saan ba yung ilaw nila? Ito. Ay, ayan. Ayan. Diyan kami matutulog. Dito meron silang veranda. Doon sila, doon din nagsasampay ng mga damit. Tapos ito, closet nila yan. Ayan. Ganyan lang siya. Papakita ko sa inyo yung veranda. Ay, kaso madilim na pala. Bukas na lang. Bukas ko na ipapakita sa inyo. Ayan. Oh, yung strawberry daw, ubus na. Kakain na muna kami ng strawberries. End ko na yung vlog today. Bukas ulit. Nasa ano tayo bukas? Nasa, ano ba yun, te? Outlet. Yun, nasa outlet kami bukas. See you tomorrow. Bye!